Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi na matutuloy ang joint exploration sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Inihayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na ipinatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pakikipag-usap hinggil sa issue. Ipinaliwanag ni Locsin na nagkaroon ng balakid sa isinasaad ng konstitusyon at maging sa issue ng soberenya ng Pilipinas. Dagdag pa ng kalihim na hindi naman umuusad ang pagpupulong ng magkabilang panig sa nakalipas na tatlong taon. Dahil dito, ipinauubayan na ng DFA sa papasok na Administrasyong Marcos kung muling isusulong ang kasunduan. Taong 2018 nang magkaroon ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pilipinas at China para sa isang Intergovernmental Joint Steering Committee na siyang susuri sa energy cooperation ng dalawang bansa. Aabot sa 15,000 personnel mula sa Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang sangay ng gobyerno ang itatalaga sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni NCRPO Director Major General Felipe Natividad, nagagamit sila ng augmentation force mula sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Metropolitan Manila Development Authority, Department of Health at iba pang force multipliers mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Natividad, ang 15,000 forces na bubuo sa Joint Task Force NCR ay mas malaki sa una nilang projection. Kamakailan ay inihayag ni Interior Undersecretary Jonathan Malaya na may natanggap silang intelligence information hinggil sa plano di umano ng New People's Army o NPA na guluhin ang inaugurasyon ni Marcos Jr. Naglinaw ang Pag-asa Weather Bureau na hindi tornado o buhawi ang naranasan sa Santa Cruz, Maynila kamakailan. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez na ang nangyari ay isang uri ng downburst o hangin na nagmula sa thunderstorm clouds na tumama sa lupa. Nangyayari anya ito kapag nasa loob ng isang ulap ang thunderstorm cloud at kapag nagsimula ng umulan ay nagkakaroon ng mas malakas na hangin pababa. Kapag bumaba ito sa lupa ay kumikilos ng pahalang na karaniwang umanong nangyayari kapag congested o maraming nakatayong istruktura sa isang lugar. Mahigpit naman ang paalala ng Pag-asa sa publiko na agad na sumilong o humanap ng ligtas na lugar kapag nakaranas ng ganitong pangyayari. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Sa patuloy na pagsulong ng pamahalaan sa pangmatagalang kapayapaan sa Zamboanga Peninsula, nalalapit na nga bang masawata ang armed struggle sa nasabing rehiyon. Ang gobyerno ng Pilipinas ensure to protect the Bangsamoro outside core territory. Okay naman yun sa amin. Yung dating lumihis at iba ang ideolohiya ay ngayon makikiisa sa ating pamahalaan. Sa planong gawing mandatory ang Reserve Officers Training Corps o ROTC, umaasang malaking tulong ito sa paghubog at pag-aaral ng mga kabataan at magkaroon ng karagdagang puwersa ang sandatahang lakas sa oras ng sakuna at pakikidigma. Tunghayan natin ang military education at pagsasanay ng mga kabataan para sa National Defense Preparedness sa pinakamalaking ROTC training camp sa Zamboanga Peninsula. Ang bagong Laang Kawal. Magandang gabi, Pilipinas! Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.